So, bali ganito lamang po ang simpleng paliwanag sa auxiliary contacts ni contactor. Magandang buhay po sa ating lahat, mga kaibigan, mga ka-electrician. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial nating ito ay nais ko pong i-share sa inyo kung paano wiringan itong contactor na ito. May mga nakakasama po kasi akong kapwa natin Pinoy electrician na medyo nalilito pa pagdating sa pagwawiring ng motor control. Sa tutorial natin ito ngayon ay ituturo ko po sa inyo step by step kung paano magwiring ng contactor, which is ito yung pinaka basic sa motor control. Para sa akin, ang wiring connection ng contactor na ito ay maihahalin tulad ko sa control circuit ng isang bumbilya katulad nito. Ito yung tinatawag na one valve control by single pole switch. So sa simpleng sirkuito ng diagram na ito ay mauunawaan at mawawiringan natin ng napakadali ang contactor na ito. So sa basic control na ito ng bumbilya ay kinokontrol siya on and off nitong single pole switch. Meaning kapag inon natin itong switch na ito ay makukompleto ang sirkuito from line 1 to line 2. Iilaw po itong bumbilya. Ganon din naman kapag ka-inop natin itong switch na ito ay madi-disconnect ang sirkuitong ito at mawawalan ng ilaw itong bumbilya. So ganitong wiring din po ang gagawin natin dito sa contactor na ito. Palitan lang natin itong bulb ng electromagnetic coil o yung tinatawag nating holding coil. Ganon din itong single pole switch. Palitan natin ito ng push button. Okay po. So dito po sa ating contactor ay ito yung terminal point ng holding coil. Mayroon siyang marka na A1 at saka A2. So dito po sa ating diagram ay lagyan din natin ito ng marka na A1 at A2. May mga ginawa na po akong video tutorial patungkol po dito sa contactor. Panoorin niyo po yon para mas lalo po ninyong maunawaan ang ginagawa po nating video tutorial ngayon. So, umpisahan na po natin ang pagwawiring nitong contactor. So, ito yung ating control circuit breaker. At ito naman yung push button na gagamitin natin dito. So, unahin natin dito mula sa circuit breaker papunta ng push button. At sa isang terminal point ng push button ay ikokonekta natin papunta rito sa holding coil. At yung isang terminal point naman ng holding coil ay i-connect natin sa isang terminal point ng circuit breaker. Okay po. Ngayon, okay na po itong wiring natin. Sinundan lang natin itong basic control circuit na ito. Okay. So, lagyan natin ng supply itong line side ng circuit breaker. Kabitan natin ang wire. So, mayroon tayong 230 volts. Okay? So, dito po sa basic control circuit natin ito, kapag kainon natin yung circuit breaker at mayroon tayong supply na 220 volts o 230 volts at ipinres natin itong push button,
ito pong coil ay mag-energize. Okay po, so gagawin po natin yan ngayon. I-on natin itong circuit breaker at i-press natin itong pause button. So gumana na po ang ating contactor. Nag-energize na itong holding coil nung ipinirest natin si pause button. Okay po. Pero nung nirelease ko po ang pagkakapress dito kay pause button ay nag-de-energize itong holding coil. Bakit po? Kasi ito pong pause button ay spring type at momentarily lamang yung pagkaka-close dito. Ibig sabihin, babalik siya sa dati niyang condition na normally open. Once na in-release po natin ang pagkaka-press kay pause button ay madi-disconnect yung circuit. So dito natin gagamitin ang auxiliary contact, the contactor. Ipaparallel natin dito sa pause button yung normally open auxiliary contact nitong contactor, para po tuloy-tuloy yung pagkaka-energize ni holding coil. And then, iwa-wiring po natin dito. Okay po, so ito po yung auxiliary contact normally open ni contactor. At nilagyan natin ito ng level na KM1, maging itong coil natin ng contactor ay KM1. So ibig sabihin, itong NO contact na ito ay para dito kay KM1. Okay po. So wawiringan po natin ito, nakaparallel dito sa pause button. So dito sa contactor natin, paano natin malalaman dito alin ba dito yung normally open o alin ba dito yung auxiliary contact na dapat nating gamitin para dito sa pause button? So gagamitan po natin ito ng multimeter or abometer. Kuhanan natin ang continuity. At bukod dyan ay mayroon naman po siyang mga level. Katulad po nito, ito pong contactor na ito ay isa lamang yung auxiliary contact na nakalagay dito. Isang normally open lamang po. Ang level number niya ay 14 and 13. So itong natitirang tatlong contact point na ito ay main contact po ito, sapagkat may level po siya na line 1, line 2, line 3. At ito naman yung sa load side, T1, T2 at T3. So isa lamang yung magagamit nating auxiliary contact. Ito lamang. Tutukan natin ito ng leads ng ating multimeter. Set natin ito sa continuity. Naka-on po ang ating circuit breaker. Okay po. Ibig sabihin, hindi naka-energize yung holding coil. Wala po siyang contact. Naka-NO po siya. Normally open. I-energize natin ng holding coil by pressing the pause button. Nag-close po siya. Okay po. I-de-energize natin yung holding coil. Naka-open. Bumalik siya sa dati niyang condition na normally open. So bali ganito lamang po ang simpleng paliwanag sa auxiliary contacts ni contactor. Ito yung holding coil natin at ito yung auxiliary contacts. Isang normally open at isang normally close. Okay? During normal condition, hindi pa naka-energize si holding coil. Itong NO ay naka-open at ito namang NC ay naka-close during normal condition. Okay po? During running condition naman po, naka-energize si holding coil. Yung NO ay naka-close ngayon. At yung NC ay naka-open ngayon during running condition. Okay po? Once na mag-de-energize si holding coil, babalik sa dating condition na normally open at normally close. Okay po? So wiringan na po natin itong auxiliary contact. Ipaparallel natin dito sa pause button para tuloy-tuloy ang pagkaka-energize nito. So okay na po, na-wiringan na po natin. Bali ito po yung isang terminal point ng pause button. Naka-terminate sa isang terminal point nitong
auxiliary contact. Ito po yung isang terminal point ng push button natin. Ito terminate natin dito sa isang terminal point ng auxiliary contact normally open. Okay po. And then yung isang terminal point ng auxiliary contact, ito ay dito ko po ikonekta sa terminal point ng holding coil sapagkat iisa din lamang naman to. Okay po, so testingin po natin ito. So naka-power on po tayo, mayroon tayong supply na 230 volts. So i-press ko po itong pause button. So gumana po si contactor at nag-energize si holding coil. I-release ko po ito ngayong pause button. So tuloy-tuloy po na nag-energize si contactor. Okay po. So nang ipinires po natin itong si pause button ay nag-close po ang sirkitong ito. Gumana po ang conductor at nag-energize itong holding coil natin. Nung nag-energize itong holding coil, nag-close itong auxiliary contact na ito. Okay po. Nung nirelease po natin ang pagkaka-press kay pause button, ay nag-open ang sirkitong ito between this point and this point. Pero nananatili pong naka-energize si holding coil dahil ito pong auxiliary contact ay naka-close. So ang daloy na po ng kuryente ay dito na po dumaraan. So ang gamit ng auxiliary contact na ito ay to maintain the energization of holding coil. Okay po, so maliwanag po tayo dyan. Ngayon dagdagan po natin itong ating sirkito ng isang stop pause button para siya po yung mismong mag-disconnect o mag-off nitong sirkito para i-de-energize itong holding coil. So ilagay po natin sa point na ito ang stop pause button. Okay po. So ito pong stop pause button ay normally closed. Na kapagka ipinires po natin ito ay madi-disconnect yung sirkito at magde-energize itong holding coil. Okay po. So wawiringan po natin ito dito at i-connect po natin itong stop pause button dito. So bali tatanggalin lang po natin ito, yung pagkaka-connect dito sa start pause button at i-connect natin dito sa unang terminal point ng stop pause button. And then i-connect po natin ang isang terminal point dito between stop pause button at start pause button. Okay po. Okay na po mga kaibigan, mga ka-electrician, na-connect na po natin itong stop pause button. At ang connection niya ay according to our schematic diagram. Okay po, so testingin po natin ito. I-on natin itong circuit breaker at i-press natin itong start pause button. So gumana po ang ating contactor at nag-energize itong holding coil. Once na ipinaress natin itong stop pause button, madi-disconnect yung sirkito. Magdi-de-energize itong holding coil. Okay po. Press natin ang stop pause button. So, na-disconnect po yung sirkito at nag-de-energize ang holding coil. So, halos na kumpleto na po natin ang pag-wiring dito sa contactor. Mayroon na tayong stop pause button at mayroon na din po tayong start pause button. So, bali ganyan lamang po kasimple ang pag-wiring ng contactor. Ngayon, ang kulang po natin dito ay mga indication lights or pilot lights. Ano? So, sa susunod po nating video tutorial, ay lalagyan po natin ito ng indication lamp. So, kailangan po natin dito ng stop indication lamp, run indication lamp, at trip indication lamp. At sa sunod po nating video tutorial ay gagamit po tayo rito ng control relay or interposing relay. Okay po? At gagamit din po tayo dito ng emergency stop, which is marami pong nagtatanong sa previous video tutorial natin. Hinahanap po nila itong emergency stop sa ginagawa po nating pag-wiring. Sa sunod po nating video tutorial ay gagamitin na po natin ito. Okay po. At the same time ay gagamit din po tayo nitong
ganitong klase ng circuit breaker. May kasama po itong thermal overload. So gagamitin po natin yon dito sa ating sirkuito. At ito po ay para sa power circuit natin, itong circuit breaker na ito. Okay po, sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito. Salamat po sa panonood at pag-subscribe po ninyo dito sa ating channel. Pakishare na rin po sa ating kapwa Pinoy Electrician ang video tutorial natin ito para po tayong mga Pilipinong Electrician ay angat sa kanino mang lahi. Mabuhay po tayong mga Pilipino.